Ang mga kawikaan ni Solomon, Chapter 16. Ang paghahanda ng puso sa tao at ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. Lahat ng lakad ng tao ay malinis sa kanyang sariling mga mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga espiritu. Ibigay mo ang iyong mga gawa sa Panginoon at ang iyong mga pag-iisip ay matatatag. Ginawa ng Panginoon ang lahat ng bagay para sa kanyang sarili. Oo, sa makatuwid bagay ang masama para sa araw ng kasamaan. Bawat may mayabang na puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Bagaman ang kamay ay magkahawak kamay, siya ay paparusahan. Sa pamamagitan ng kagandahang loob at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan. At sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Pagka ang mga lakad ng isang tao ay nakalulugod sa Panginoon, kanyang ginagawa maging ang kanyang mga kaaway na makipagpayapaan sa kanya. Maigi ang kaunti na may katuwiran kaysa malaking kita na walang tama. Ang puso ng tao ang kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang gumagabay ng kanyang mga hakbang. Ang banal na hatol ay nasa mga labi ng hari. Ang kanyang bibig ay hindi sumasalangsang sa kahatulan. Ang matuwid na timbang at timbangan ay sa Panginoon. Lahat ng panimbang ng supot ay kanyang gawa. Kasuklam-suklam sa mga hari ang gumawa ng kasamaan, sapagkat ang luklukan ay natatag sa pamamagitan ng katuwiran. Ang matuwid na labi ay kaluguran ng mga hari, at iniibig nila siya na nagsasalita ng matuwid. Ang puot ng hari ay gaya ng mga sugo ng kamatayan, ngunit ang pantas ay magpapatahimik nito. Nasa liwanag ng mukha ng hari ang buhay, at ang kanyang lingap ay parang ulap ng huling ulan. Gaano pa nga kabuti ang makakuha ng karunungan kaysa ginto, at upang makakuha ng unawa sa halip na piliin kaysa sa pilak. Ang lansangan ng matuwid ay ang paglayo sa kasamaan. Siyang nag-iingat ng kanyang lakad ay nag-iingat ng kanyang kaluluwa. Ang kayabangan ay nauuna sa pagkawasak, at ang mapagmataas na diwa ay nauuna sa pagkahulog. Maigi ang maging mapagpakumbabang espiritu kasama ng mababa, kaysa hatiin ang samsam na kasama ng mayabang. Siyang umahawak ng isang bagay na matalino ay makakasumpong ng mabuti, at ang nagtitiwala sa Panginoon, siya ay masaya. Ang pantas sa puso ay tatawaging masino, at ang katamisan ng mga labi ay nagdaragdag ng pagkatuto. Ang kaunawaan ay bukal ng buhay sa kanya na nagtataglay nito, ngunit ang turo ng mga mangmang ay kamangmangan. Ang puso ng pantas ay nagtuturo sa kanyang bibig at nagdaragdag ng pagkatuto sa kanyang mga labi. Ang maligayang salita ay parang pulot pukyutan, matamis sa kaluluwa at kalusugan sa mga buto. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang wakas niyaon ay mga daan ng kamatayan. Siyang nagpapagal ay nagpapagal para sa kanyang sarili, sapagkat ang kanyang bibig ay nananabik sa kanya. Ang masamang tao ay umuhukay ng kasamaan, at sa kanyang mga labi ay may parang nagniningas na apoy. Ang taong suwail ay nag-ahasik ng hidwaan, at ang bulong ay naghihiwalay ng mga pangunahing kaibigan. Ang marahas na tao ay umaakit sa kanyang kapwa, at inaakay siya sa daan na hindi mabuti. Kanyang ipinipikit ang kanyang mga mata upang kumatha ng mga bagay na suwail. Sa paggalaw ng kanyang mga labi ay kanyang ipinasasakatuparan ang kasamaan. Ang ulong may uban ay korona ng kaluwalhatian kung masusumpungan sa daan ng katuwiran. Siyang makupad sa pagkagalit ay maigi kaysa makapangyarihan, at siyang nagpupuno sa kanyang espiritu kaysa sumasakop sa isang bayan. Ang palabunutan ay inihagis sa kandungan, ngunit ang buong pagtatapon niyaon ay sa Panginoon.